Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Aarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes, Hulyo 4, 2024. Alamin na po natin, silipin na po natin ang mga maarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita! Mamala, nakahanap na ng pondo para mabayaran ng mga healthcare workers. Utang sa mga frontliner, inaasahang mababayaran na ngayong taon. Arangkada Balita! Senador Cayetano at Senador Binay, nakaw, nagkainitan daw sa pagdinig kagnay sa ginagawang bagong Senate building. Senador Binay, aba, nag-walk out. Arangkada Balita! O mga magulang, enrollment sa mga pampublikong paaralan o marangkada na taas singil. Taas singil sa matrikula, inihihirit ng ilang pribadong paaralan. Arangkada Balita! Balita sa Ibayong Dagat, 6 katao patay sa pananalasa ng Hurricane Beryl sa Caribbean. Arangkada Balita! Sa sports, bilang ng mga atletang Pinoy na sasabak sa 2024 Paris Olympics, nadagdagan pa. Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, Rufa Gutierrez magsisilbing co-host sa Binibining Pilipinas 2024 Coronation Night. Arangkada Balita! Abangan natin mamaya kung makakaabot sa viral na balita. Netizens kinaaliwan ang pagtakas ng isang alimango. Aba? Alimango. Halain ayaw mo yun. Ayaw panghuli ah. Nauulamin sana ng mga estudyante. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada!
tapusin na nila ang pagdinig. Dahil sila ay nasa Senado. Uy, nalaman pala nilang nasa Senado sila. Alain mo. Ng Pilipinas at wala raw sa palengke. Andiyan ba? Andiyan ba yung pagtatagpo kahapon ni na Senators Alan 10,000, Peter Cayetano at kay Binay Gaganda ang Buhay, Senator Nancy Binay. Andiyan ba? Paano ba ang sagutan? Sige, tingnan na. Makati versus Taguig ba yan? Ito yung Makati, Taguig. Hindi mo man lang inibay yung question dun sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano naman kilalaman ng Taguig? Napakagaling. Sampung interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, diba? Kagabi. Hindi sila radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chairman. Hindi, ma'am. Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Kasi kanina. Ayan po ang bahagi po ng Banggaan ng Makati. Sa Senado po yan, ha? Senado pala. Kala ko Banggaan ng Taguig at Makati. Mm-hmm. Well, taga Makati pala si, ayan, taga Makati. Oo, merong 14 embo barangays, di ba? Oo nga pala. Nilipat sa Makati. Mm-hmm. Abangan po natin kung ano po ang susunod na kabanata. Kung ba't naman ako magbibigay ng tanong sa media? Ikaw naman, no? Ikaw naman, Chairman. Tingnan natin kung ano ba magiging tugon itong dalawang panig ko na ito. Mukhang lumalaki. Lumalawak. Lumalawak. Kala ko lumalaki yung budget. Well, anyway, yung kasi talaga ang... Usapin dyan. Lumaki yung budget. Pondo, pera. Ang sinasabi, 21 billion. Tapos sinasabi ni Senator Nancy, 21 billion. Pero ang iginigiit naman po ni Senator Alan Peter Cayetano is 23 billion pesos. Mm-hmm. So meron pong difference of 2 billion pesos. Yung po yung inahanap po doon. At sinabi naman ng DPWH na 21 nga. Pero well, mahina tayo sa math. Di natin alamin ho natin. Kaya nga nag-mascom eh. Okay, kaya tayo nag-mascom. Alright, sa iba pa hong mga balita. Arrancada Balita! Nalilitan yung noo ko doon. Tiniyak ng Department of Education na hindi maapektuhan ang pagbabago sa liderato ng ahensya ang paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa Hulyo 29. Ayon kay Deputy Undersecretary Michael Poa, barangkada na ang enrollment sa ilang paaralan gayon din ang iba pang aktibidad. Naghahanda na rin anya ang kagawaran upang pagdating ng school year ay madali na lamang ang transition para kay bagong DepEd o incoming Secretary Sunny Angara. Sinabi pa ni Poa na nagkasana rin ang inter-agency meeting ang kagawaran para sa magiging plano sa Brigada Eskwela o ang taunang school maintenance program na nilalawakan ng lahat ng education stakeholders. Arrancada Balita! Pinatututukan ni Pasig City Representative Roman Romulo ang Chairman ng House Committee on Basic Education kay bagong Education Secretary Senator Juan Edgardo Sunny Angara ang mababang score ng mga Pilipinong estudyante sa Program for International Student Assessment. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Congressman Romulo na mababa ang marka ng mga Pilipino sa PISA at iba pang international assessments sa reading comprehension at mathematics noong 2018 at 2022. Dagdag pa ni Congressman Romulo, kung walang kaalaman sa pagbabasa, hindi matatapos pag-aralan ang iba pang aralin. Pinakauna niya dapat gawin ay alam natin yung 2018 results at 2022 results ng PISA at yung ibang international assessment. Mababa tayo sa reading comprehension, sa math age appropriate. Kung wala kang basic competency sa reading, yung ibig sabihin po, no, hindi lang marunong magbasa, pero naintindihan yung binabasa at yung math age appropriate, paano ga-graduate sa mga higher competencies? Yung nakita na 2018, mababa ang score natin. 2022, mababa rin ang score natin. Opo.
Ayon pa sa kongresista, sinolusyonan na ito ng Department of Education sa pamamagitan ng pagbabawas na mga subjects sa grade 1 hanggang grade 3 sa matatag curriculum. Subalit, ipinatupad lamang ito sa 35 paaralan. Noong last year po, 2023, nagbigay na po ng solusyon ang Department of Education. Ang sagot po nila dito, yung matatag curriculum. Ang sabi nila, bawasan natin yung subjects sa grades 1, 2, 3 para nakafocus tayo sa basic functional literacy, yung reading. So, ang problema po, hindi naman in-implement ng malawakan ng DepEd. Right. Parang pinayulot lang nila 35 DepEd schools out of 38,000 plus schools. Dahil dito, maasa si Congressman Romulo na gagawin kaagad ng bagong Education Secretary Angara ang mga reforma sa edukasyon. Alam natin, ang solusyon ay i-decongest yung number of subjects pati curriculum. So hopefully po, no, Senator Sunny hits the ground running at kaagad-agad yung mga reforms na ito ay gawin agad. Kasi kung hindi magpapalit ang sistema natin. Opa. Yung scores hindi rin mag-i-increase. So yan po, isa sa mga low-hanging fruits. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Nais naman ang ilang pribadong paaralan na magtaas na ng tuition fee para sa school year 2024-2025. Ito ang iginiit ni Attorney Christine Manaog, Legal Counsel ng Coordination Council of Private Education Associations of the Philippines, kung saan naabot sa 3-12% ang nais ng kanilang grupo na dagdag tuition sa basic education ng mga higher education schools. Ipinaliwanag ni Attorney Manaog na ito dahil sa pagmahal ng ilang bilihin. Itinagdag pa ng opisyal na 70% ng dagdag tuition ay napupunta sa sahod, habang 30% lamang ay sa operasyon ng mga paaralan. Arangkada Balita! Samantala, naglabas na ang DTI, Department of Trade and Industry, ng price guide. Nako, magpapasok na naman. Sa school supplies, ngayong nalalapit na nga ang pasukan ng mga estudyante. Binigyan din ng DTI na layo ng gabay sa pamimili ng school supplies na matulungan ang mga consumers sa pagbili ng mga gamit sa eskwela. Ilan lamang sa mga school supply na nakapaloob sa nasabing price guide. Ang notebook na naglalaro, ang presyo ay naglalaro sa 11 pesos at 80 centavos hanggang 52 pesos. Nasa 9 pesos 50 centavos naman hanggang 61 pesos ang presyo ng pad paper para sa mga grades 1 hanggang 4. Nagkakahalaga naman ng 11 pesos hanggang 33 pesos ang presyo ng lapis, habang presyo ng ballpen ay nasa 3 pesos hanggang 33 pesos. Umaabot naman sa 16 pesos hanggang 29 pesos ang presyo ng ruler, habang ang pantasa naman ay nasa 15 pesos hanggang 69 pesos. Samantala, pinayuhan ng DTI ang mga consumer na suriing mabuti ang label ng mga school supply. Arangkada Balita! Sa oras na 8:08 makalipas ang ikalima ng morning, tayo po ay tumanggap ng ilang mga pagulat buhat sa labas ng himpilan. Ito na nga yung update po sa banggaan, yung sagutan ni na Senators Alan Peter Cayetano at Nancy Pinay. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Sa pagdinig ng Senado, inamin ni Jose Manuel Aguinaldo, dating project manager ng DPWH Building and Special Projects Management Cluster Unified Project Management Office, na hindi kinonsulta ang mga senador at kahit Sekretariat ng Senado bago na buo ang detalyadong architectural at Senate building sa Taguig. Kaya nasita ni Committee on Account Chairman Senator Alan Peter Cayetano ang DPWH. Giit ni Cayetano, ang hindi pagkonsulta ng DPWH sa Senado na siya nagpapagawa ng gusali ay salungat sa standard procedure at dahilin din kung bakit may mga nagbago sa plano at may lumobong gastusin. Na-extend din nito ang construction at may dagdag na gastos dahil may binayaran na redesign fee. Sa pagdinig, nagpaumanhin naman si DPWH sa Senior Undersecretary
Emil Sandain matapos questionin ni Cayetano ang sinabi niya sa media interview na hindi abot sa 23 billion pesos ang halaga ng pagpatayo ng gusali na siyang unang binanggit ni Senate President Escudero. Iginiit na maliwanag sa presentation ng DPWH na abutin ng 23 billion pesos dahil 21.7 ang gastos sa gusali at 1.6 billion pesos ang lote. Kinundin na naman ni Senator Nancy Binay ang sinabi ni Cayetano na hindi palengke ang Senate hearing. Tanong na Senadora, minamaliit ba ni Senator Cayetano ang mga nagtitinda sa palengke at may asal ba silang hindi katanggap-tanggap? Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, hatid ng ating DWIZ Patrol. Pagbibiro na may dalang bomba. Naka, paulit-ulit na lang to, ha? Hindi pa rin natututo ang ating mga kababayan, ha? O eto, pagbibiro nga na may dalang bomba ang bagahe, dapat daw iwasan ng mga pasahero sa eroplano. Alamin natin ang kabuang report ihatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines na lubhang ipinagbabawal ang magbiro na may dalang bomba o ang Presidential Decree 1727 na kung saan ay lalo itong kilala bilang anti-bomb joke law. Sa ngayon kay Eric Apolonio, nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines matapos na maaresto ang isang dayuhan sa Dipolog City na nagbiro na may dalang atomic bomb ang kanyang hand carry bag. Dahil sa nasabing insidente ay hindi na pinasakay ng Philippine Airlines flight galing ng Dipolog pauwi ng Maynila ang hindi pinangala ng dayuhan. Gayunpaman, paalala ng Civil Aviation Authority of the Philippines na ang anti-bomb joke law ay mahigpit na pinatutupad kung kaya't pinaalalahan ng mga pasahero na huwag itong gawin sa mga paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilang May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Kaya huwag na ako kayo magjo-joke na mayroon ko kayong atomic bomb. Asip naman na magkasya naman ko sa bagho ninyo yan. Buti kung sa eroplano ninyo gawin ho yan. Eh, pag nag-joke po kayo dyan, ang niyo problema nyo ho, baka kuyugin pa ho kayo. Tama. Imbis na matawa kayo, baka inabot ho kayo ng gulpi ho dyan. Diba? Delikado ho yung ganyan. Wag na po kayong gagawa ko ng mga ganyan. Kahit hindi ho sa aeroplano, kahit hindi ho sa paliparan, kahit sa ampung lugar, wag nyo pong gagawin yan. Alright, tayo po ay tumanggap naman ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Okay po doon sa naganap na hacking. Grabe naman ito. Pati DICT ho ay nabiktima na po ng hacking. Though meron na pong mga insidente na tinangkapong pasukin ng mga hacker ito pong DICT. Ang Navotas, naglabas na nga po ng pahayag kasi yung Navotas, hindi ako nagkakamali, pati yan ay kabilang sa mga nabiktima yung ilang sangay ng Navotas sa LGU. Aling Beth Samson! Bilang chair ng ICT Committee sa House of Representatives, lubos ang manang nababahala si Navotas Representative Toby Chanco tungkol sa kamakailang insidente ng pag-hack na nag-target sa Disaster Risk Reduction Management Division ng Department of Information and Communications Technology. Ang paglabag umanang ito ay hindi lamang na kompromiso sa sensitibong data at naglalagay din ng panganib sa mga kritikal na serbisyo na inaasahan sa mga mamamayan sa panahon ng krisis. Dapat umanong gumawa ng mga agalang hakbang upang pahusayin ang ating mga depensa at tiyakin na ang matatag sa mga protocol ng cyber security na nakalagay upang pangalagaan ang sistema mula sa mga hinaharap pang paglabag. Kulang din umano ang pagpapatupad ng SIM Card Registration Act na may layuning protektahan ang mga Pilipino mula sa mga text scam at iba pang anyo ng panloko sa telecom. Nananawagan din si Kong Tang Chanco sa Department of Information and Communications Technology na pabilisin ang investigasyon sa insidente ng pag-hack na ito at magpatupad ng komprehensibong mga reforma sa cybersecurity nang walang pagkaantala.
Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ng ilang pa sa ating mga balita dito lamang sa Thursday edition ng ating programa Arangkada Balita. Makalipas lamang po yan ng ilang paalalatang oras. Sa 5:25 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng 5:32 na ng morning. Tanggap po tayo ng pag-uulat buhat sa probinsya. Sabihin po natin ang ihatid na balita mula Cagayan, Manong Ronald Idol Cup sa Domingo. Pinarangalan ng gintong medalya para sa Peace and Order and Women and Empowerment and Chief of Police ng Tuguegarao Component City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Jonalyn Tech Bubulan sa naganap na dangal ng Lahi Cagayano Search 2024 bilang selebrasyon sa ika-441st Agaunac Cagayan na iginawad nito lamang sa Cagayan Sports Complex Tuguegarao City. Ang Dangal ng Lahing Cagayano Awards ay isa sa special na inandang aktibidad ng pamalan panalawigan ng Cagayan sa ilalim ng liderato ni Governor Manuel Mamba sa untaon upang kilalanin ang mga outstanding Cagayano na nagbibigay kontribusyon sa kapayapaan at kaayusan sa probinsya ng Cagayan. Ang nasabing gintong medalya ay nagsisilbing patunay ng kanilang husay at galing sa pagseserbisyo sa publiko. Samantala, ipinagmalaki naman at ikinatuwa ni PD Julio S. Grosso Jr. ang paragal na ito at itinuturing itong pride ng mga Cagayano Cups sapagkat siya ang kauna-unahang babaeng pulis na nakasungkit ng ganitong medalya. Gayon din ay ang pangatlong Cagayano Cups na nakasungkit sa nasabing pagkilala o nagawaran ng ganitong parangal na magsisilbing modelo at inspirasyon sa lahat ng mga Cagayano Cups upang maakit at lalo pang pagbutihin ang ginagawa nilang paninilbihan sa kanilang bayang nasasakupan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, PWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, latest pa rin mula sa mga lalawigan. Borac, Pampanga Mayor Kapil naninindigang hindi nakikinabang sa illegal na pogo ng Lucky South 99. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihati ng ating correspondent na si Johnny Golicoy. Johnny, good morning. Yes, Jedaya. At Adro, magandang umaga. Patuloy na iginiit nitong si Purak Pampanga Mayor Jaime Jing Capela na hindi siya sangkot o nakikinabang dito sa illegal na puguhaba ng Lucky South 99 sa Barangay Santa Cruz, Purak Pampanga. Ito yung tugon ng alkalde sa mga akusasyon na kaya wala umano siyang nagawa upang pigilan itong illegal na pugo sa kanyang bayan. Hamon itong si Mayor Capel na bukas at handa itong makikipagtulungan na sa ginagawang investigasyon ng PAOKA at maging ng Senado, maging ang kanyang assets ay bukas din umano kung kinakailangan. Ayon pa rito kay Mayor Capel, kaya nagpasa ng isang ordinansa noong 2019 ng sanggunyang bayan ng Purak Pampanga ng letter of no objection na alinsunod dito sa inaprobahan namang permit to operate sa Lucky South 99 ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na siyang tanging ahensya umano ng gobyerno na may direktang supervision na dito sa mga katulad nitong pugo. Kumbagaan niya, ministerial lamang ang papel ng lokal na pamahalaan ng Purak sa nasabing kumpanya, kaya sila nagpasa ng ordinansa upang mabigyan ng business permit itong Lucky South 99. Sa pagdinig ng sanggunyang panlalawigan na sa kanilang special session na pinangunahan naman nitong sina board member Attorney Ananias Canlas Jr. ng ikatatlong distrito ng Pampanga at Vice Governor Lea Pineda bilang presiding officer, diniin nila na may neglect of duty itong si Mayor Capel nang aminin niyang wala itong ginawang hakbang nang pigilan sila nitong mga security personnel na papasukin kasama itong Bureau of Fire Protection Purak at Municipal Engineer's Office sa compound ng Lucky South 99 upang magsagawa sana ng inspeksyon bagay na ikinirita nitong dalawang opisyal. Inirekomenda naman nitong si Senadora Sherwin Gatsalya na suspendihin si Mayor Capel habang patuloy ang
ang ginagawang investigasyon na sa tinatawag niyang pinakamalaking puguhaba na diskubre dito sa lalawigan ng Pampanga. So yan ang update. Ha. Buat dito sa Gitlo Luzon, dito si Central Luzon Patrol at Johnny Gole para sa Impila Metodo Lakas Di, WIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Pag-unong Marcos, kampiyansang lalago ang ekonomiya at matutugunan ang inflation matapos sa aprobahan ang 2025 National Expenditure Program. Wala naman sa Palacio, Patrol 13, Gilbert Verdez. Tututukan ng pamahalaan ang paglikha ng mga trabaho, pagpapatibay ng serbisyong pangkalusugan at pagpapalawak ng infrastruktura. Ang payag ay ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos aprobahan ang 2025 National Expenditure Program. Ibinida ni PBBM na layunin ng pamahalaan at tugunan ng inflation o pagtaas ng presyo at bawasan ang kahirapan. Sa gantong paraan, ayon kay PBBM, ay matitiyak daw na ang bawat Pilipino ay magiginabang sa paglago ng ating ekonomiya. Magugunitang inanunsyo ng Department of Budget and Management na nakatakdang isumite sa Kongreso ang 2025 NEP sa July 25 pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos. Patrol 13, Gilbert Verdez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balitang hati ng ating DWIZ Patrol, pagpasa sa 2025 National Budget Priority Round ng Kamara. Alamin po natin ang iba pang kabuang report ihati ni Patrol 30, Jelly Mendez. Prioridad ng Kamara ang pagpasa ng 6.352 trillion pesos para sa 2025 national budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bukod sa kanilang pangako sa pag-aproba sa ilang natitirang LEDAC priority measures, kanilang dodoblihin ang trabaho sa Kamara para maipasa ang iminungkahing General Appropriations Bill bago magtapos ang buwan ng Setyembre. Anya kanilang ipapadala ang GAB sa Senado para sa pagsasaalang-alang ng naturang batas. Tiniyak ni Speaker Romualdez na magkakaroon ng sapat na pondo ang edukasyon, agrikultura, modernisasyon ng armed forces at ang programa para sa kapakanan ng mga tauhan nito, infrastruktura at legacy projects ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama rin anya sa paglalaanan ng budget ang mga programa upang bumaba ang presyo ng pagkain at mapabilis ang pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Una nang inihayag ng Kamara ang susunod na sesyon ng 19th Congress na magbubukas sa Hulyo 22, ang kaparehong araw kung kailan idaraos ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni PBBM sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Nabatid na ang batasan ay itinayo ng administrasyon ng ama ni Pangulong Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report! Alright, tayo po ay pagsapan po natin ngayon pong araw po na ito. Ito pong update po doon sa ifa-file na TRO sa Supreme Court ng mga nasa agri-sector. Nasa kabilang linya po natin ang chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura, si Kasendong, si Engineer Rosendo. So, magandang morning, Kasendong. Welcome ulit sa DWIZ LU 23. Yeah, Drew. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Apo, Kasendong, anong oras niyo po i-file itong inyo pong hirit na TRO kontra dito sa EO 62? Yeah, balak natin mga this morning, no? Na ma-i-hide ito, na mag-ano ng TRO sa Supreme Court para at least mapigil yung itong EO 62. Mm-hmm. Dahil nakita naman natin na hindi nagkaroon ng consultation ginawa itong batas na ito. Apo. So kung kayo magfa-file mamaya, gaano katagal bago kayo mapagbigyan o sa tugunan ng Supreme Court yung inyong hiling, Kasendong?
Of course, gusto natin sana na ano, ASAP ganun. ASAP 'to. Ma-file ito para at least mahinto kasi ang timeline natin is July 7, di ba? So 7 para effective by July 7 itong EO, ganun ba? Pakilinaw mo nga, Kasendong, kailan ba dapat maging effective yan? Kasi ang itong pagpapublished nitong EO 62 na ito, na-publish na ba, Kasendong? Yeah, na-publish dun sa Official Gazette. Manila Bulletin, no? Itong June 22. So, yun ang nakita natin. And with that, 15 days yun eh, di ba? So, lalabas yan July 7. July 7. Oh, okay. Effective July 7. Sabado. Ako. Sabado ba? Linggo. Ang mga ganun, ano? Sabado. Sunday. Sunday, tama. Mm-hmm. Sunday. No? So, wala nang atrasan yung kanilang EO62. Though meron namang TROs na ifa-file ho kayo. Linawin din ho natin, Kasendong, kasi itong mga kasama ho ninyo, tama ho ba sa pagfa-file nito pong TRO? Lahat na ho ba kayo rito sa ipa-file nyo? Lahat ho kayo mga nasa agri sector, mga producers? Yeah, bali, ang SINAG composed of 34 group eh, di ba? Mm-hmm. And, yes. Of course, ang kasama natin si Secretary Leonie and yung grupo ng FFF, di ba? And UBRA kasama rin natin, and kasama rin natin ang pork producers. Nasa loob kasi ng pork producers ang atin ang SINAG. Okay. So yung mga grupo kasama na natin. Okay. Kasendong, good morning po muli. Si Judith Estrada Larino to. Opo, si Juday. Paano kung hindi mapagbigyan yun po yung inyong ihirit? Tumutok lang tayo dun sa posibilidad, no, Kasendong? Ano pong susunod nating posibleng maging hakbang? Of course, pag-uusapan ulit lang grupo ang next move. Next na hakbang natin. Hmm. Pero ang nakita naman natin, opo, ito is kung titingnan natin, no, ang nangyari kasi is hindi lang itong rice, corn, pork, and itong MDM ang nangyari na pagbaba ng taripa. May other commodities pa, no? Mm-hmm. Dapat kasi is ang presidente power, no? Yeah. Na pwede maglabas ng executive order, mm-hmm, kung dadaan sa proper channel. So ito is nakita natin na hindi dumaan dito sa consultation. Mm-hmm. And dapat ang itong tariff commission, mm-hmm, nagtawag, no? May petitioner, mm-hmm, na nagpetition na dapat ibaba yung tariff. Pero ito walang ganun na situation eh. No? Mm-hmm. And dapat dun sa tariff commission nagkaroon ng hearing. So, kung walang ganon, specific na itong EO 62, walang ganon na situation. So, labag sa batas yun. Mm-hmm. Okay. Pero yung pagpa-file ho ba ninyo ng kaso kay Neda
Secretary Arsenio Balisacan. Ano to? Kasunod na ho ba ito? This week din ho ba? Or probably some other time? Yeah. Ito is ang immediate na kailangan natin is yung EO. EO. 62. Okay. So yun ang tutupan natin. Okay. And yung susunod is of course yung kasamang tariff commission na na iano natin yan ng i-file ng kaso no para okay. Kasi hindi na lang every time na naka-recess ang Kongreso maglalabas ng executive order na in which mapasama sa ating mga industriya. Opo. Kasi nung last week, kausap ko si Jason kay Inglet, ang tinatalakay namin, merong inilabas na statement ng NEDA na sila ay open, bukas sila, na talakayin pa. Or kung meron ho kayong mga, kung merong mga amendments na dapat gawin dito sa EO 62. Ano ho ang take ho ninyo rito, Kasendong, sa ganito pong statement po ng NEDA? Yeah, dapat ano no, dapat mahinto muna ito bago mapag-usapan. Yun ang nakita natin. Dapat dumaan sa proper channel na consultation. Yeah. Opo. Kung makita mo magugulat ka ito is ano, 143 item. Hindi lang lang yung apat na tarifa ang nangyari no ang laki nito is ibig sabihin yung 143 na tariff line hindi napag-usapan so kung ganun na lang every year or anytime for 4 years ang pinag-uusapan natin kasi endong dito ha 4 years yeah for 4 years for the 143 tariff line di ba so maski ano eh maski Kongreso or Senado eh kung makita natin kung may isang tariff line na pag-uusapan eh ginagamit yan sa proper hearing and lang isang beses di ba so para matalakay itong mga nangyayari no sa pag baba ng taripa or pag-akyat ng taripa. Opo. So, nakita natin eh kung ito is may palampas natin, eh wala na. Lahat ng tariff line eh, pwedeng i-adjust no? Without proper consultation. Eh, halos lahat na lang. Ang sinasabi ho ni Manang Aimee, Senator Aimee Marcos, by 2030, lahat na raw ng kakainin natin imported kasi. No? Paano naman? Yeah, mga magsasakarin natin. Yeah, makita natin yung industriya ng dati. Oh. Tiles, di ba? Yung Mariwasa, ano yan, ginagawa dito sa atin. Oh, dito, example. Mariwasa. And, yes, and of course, yung mga textile natin. Mm-hmm. Nung in-open up eh, talagang nasira yung mga industriya. Eh ngayon okay. Itong pagkain very ano yan, very critical yan kung isang gawa no na ganun mangyari. And kung makita natin yung projection ng USDA dati ano lang eh last year ano lang tayo 3.6 million metric tons lang ang pinasok. After yung in-announce yung tariff cut, ang USDA nag-project na tayo na number ang ipapasok, ipapasok natin is 4.6 million metric tons. Alampasan natin China, ganun, Kasendong. Diba? Additional 1 million metric tons ang ipapasok. So, yung area na nakikita natin na yung mga magsasaka na nag-produce ng 3 to 3.5 tons. Ito is totally mag-surrender yan. No? So, kasi ang average natin nasa 4 tons, 4.2 tons. So, yung lower tonnage talaga, hindi na magtatanim. So, malaki ang mawawala na, hindi, na taniman dito sa atin. Kasi hindi lang bigas ang pinag-uusapan natin dito, ha?
may mga iba pang agri products, ha. Kumbaga itong bigas is isa lamang itong bigas kumbaga, na ito. Kumbaga priority naman yung priority talaga, syempre yung bigas, ha. Natin. Pero doon sa EO may iba pa, di ba? Yung corn, yung corn. May sibuyas ba? Wala, no? Pero wala. yung karne ng baboy kasama, no? Pati manok. And yung MDF ng manok. So ayun. Ito is malaki talaga ang apektado na sector na in which kung opo. Mag-surrender man ito is apektado talaga ang ating local producers and local farmers. All right. Naku, marama, haba-haba pa ang pag-uusapan natin diyan kasi entong dahil pagkain yan. Well, anyway, sa mga susunod na episode, sa masusunod na araw, ay hingi ho kami ng update sa inyo, lalo na pag na-file na po ninyo mamaya. Marami pong salamat, Kasendong, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Thank you, Engineer. Thank you, maraming magandang umaga. Salamat po. Ingat po kayo. Yan po si Engineer Rosendoso, ang chairman po ng SINAG. Magbabalik po tayo muli. Arrancada Balita! Malitas namin ng mga palala oras. Oy, 5:54 na! Arrancada Balita! Alright mga katodos, tayo po ay sumasapit na po sa ating po pansamantala magpapaalam ngayon pong araw po na ito ng Thursday. Ngayon pong Hulyo 4, ngayon po, tama ba? Ano bang okasyon meron ngayon? Filipino-American Friendship Day. Yan, ngayon pong araw po yan. Dati walang pasok yan eh. Oo, naabangan ko din yan eh. Dati yun, pero nga, 80s, dati. 90s, well, anyway. Diba? Talaga palang birthday ni Ralph. Ngayon talaga. Oh, pero kahapon nagpakain na siya, di ba? Akala ko kasi joke lang yun. Kagabi. Yung pala, totoo pala talaga. Uy, partner Drew, no? Nais nating munang pasalamatan ang mga taga-Comelec. Oy! Thank you so much sa inyo. Sa panguna po yan ni Chairman George Irwin Garcia. Of course, si spokesperson. Yes, Attorney John Rex Laujanco. At ang head PR po ng Team Garcia, Team Comelec, si Sir Irwin Aguilon. Thank you so much sa inyo. Salamat po. Also from Miro, no? Yes. Yung kanilang staff. Mm. At yung kanilang boxes. Kasi baka sister company daw. Ano ba sabi? Filipino Miro tsaka Business Miro. Salamat kay Ate Eunice. Kalma kay Ma'am Susan Cambry. Kay Ma'am Joy, kay Asak Joy. Thank you so much po Filipino Mirror. From Kuya Rudy Esperas, yes, no? Yes. Business Mirror, thank you so much, Ma'am Chuchay Fernandez. Salamat po sa inyo. Kay Kuya Sam Medinilla, nakasing tangkad ni Senyor. Senyor. Yeah. Kuya Sam, thank you. At dun po sa kanilang mga photog, no? Si Kuya Bernard, si Kuya Hendry. Salamat po sa inyo. Buong ALC Media Group. Of course, kay Boss sa support. Kay Boss Edgar, yes. Di Edgar Cabangon. Salamat. Alright, salamat din po sa ating po mga nakasama sa News Center. At tayo po ay nagpapaalam na sa ngalan po ng buong tropa ng DWICLU 23. Kami po inyong mga naging tagapaghatid balita. Uy, kasama rin syempre ang ating presidente, Sir Benji Ramos. Salamat. Ayan. Ako po ang inyong lingkod. Oo, sinabi ko si Boss Randy. Yes, o nga pala. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At ito naman po si Drew na sino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At syempre, pagkatapos po niyan, panibagong bugso ng balitaan kasama naman si Johnny Banyes sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arrangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ng live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arrangkada Balita! Arrangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino.
Marino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.